Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi papayag si Ses na bawiin sa kanya ang anak-anakan niyang si Lilith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilith Machas. Dahil sa ginawang pananabutahe ni Aira at Trixie kay Lilith, nalagay sa peligro ang trabaho nitong si Lilith matapos hindi maipasa ni Lilith ang counter affidavit para sa kliyente nila dahil sa pagnanakaw ni Trixie ng files na ginawa ni Lilith sa utos nitong si Aira. Nagpatawag ng meeting si Meredith para aksyonan ang ginawa ni Lilith dahil sa nangyari ay nalagay sa kahihiyan ang firm nila nang dahil sa kamalian ni Lilith. Kaya kailangan nilang magdesisyon kung ano ang gagawin kay Lilith. Sa meeting, napag-usapan nila kung ano ang nangyari at bakit hindi na ipasa ni Lilith ang counter affidavit ng kliyente nila. Napakalaking impact daw sa firm nila ang ginawa ni Lilith dahil hindi man lang nila nabigyan ng hustisya na ma-dismiss agad ang kaso ng kliyente nila habang nasa piskal pa lang. Dahil nakataya din ang dignidad ng kliyente nila. Ayaw ng kliyente nila na masira ang image niya dahil isa siyang sikat. Kaya lahat ng sisi ay naibuhos kay Lilith. May nagsuggest na mas makakabuti sa kanilang lahat kung aalisin na nila si Lilith sa firm nila bilang abogado. Nang sa ganon ay hindi na sila madamay sa lahat ng kapalpakan na ginawa ni Lilith. To the rescue naman si CRD. Pinagtanggol ni CRD si Lilith sa suhestyon ng isang abogado. Hindi daw po pwede na isang maliit lang na pagkakamali ni Lilith ay agad na siyang aalisin sa firm. Nakipagtalo si CRD. Habang si Attorney Meredith ay nakikinig lang sa lahat kung ano na ba talaga ang magandang gawin sa ginawa ni Lilith. Nag-aalangan din si Attorney Meredith na alisin si Lilith dahil tama si CRD. Isa si Lilith sa star ng mga abogado dahil sa dami ng mga case na naipanalo ni Lilith. Dagdag pa nga na may part si Attorney Meredith sa puso niya na parang hindi niya kayang alisin si Lilith sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Kaya habang nagtatalo pa ang lahat tungkol sa pagiging desisyon nila kay Lilith, ay litong-lito na si Attorney Meredith kung ano na ang gagawin niya kay Lilith. Kung tatanggapin pa ba ni Attorney Meredith ang pagkakamali ni Lilith o tuluyan na niyang aalisin si Lilith sa firm nila. Sa labas ng conference room, kung saan pinagmimitingan na kung ano ang gagawin nila kay Lilith, nagkausap si Lilith, Bonnie, Kurt at Ino. Kinakabahan sila para kay Lilith, para sa magiging desisyon kung ano ang mangyayari kay Lilith. Nagsabi si Lilith na hindi na niya aantayin kung ano man ang magiging desisyon sa kanya. Nagimbal sila Bonnie, Kurt at Ino sa sinabi ni Lilith. Kaya napatanong sila kung ano ang gagawin ni Lilith. Nakapag-desisyon si Lilith. Nauunahan na niya ang desisyon nila Attorney Meredith na matanggal siya sa firm. Na magre-resign na siya bago pa siya tuluyan alisin ito sa firm. Dahil malakas ang kutob ni Lilith na kahit anong mangyari ay hindi naman siya papanigan ni Attorney Meredith. Lalo pa at malaki ang galit nito sa kanya. Kaya hindi na nag-e-expect si Lilith ng magandang balita pagtapos ng pag-uusap ng mga matataas sa pwesto sa meeting. Dahil panigurado na si CRD lang ang kakampi at magtatanggol sa kanya sa meeting kung sakali. Nalungkot sila Kurt sa naging desisyon ni Lilith. Nagsabi sila na antayin na lang muna ni Lilith kung ano ang ipapataw sa kanya. Dahil alam naman nila na hindi hahayaan ni CRD na maalis si Lilith sa firm nang dahil lang sa isang pagkakamali. Dahil napakadami na naging ambag ni Lilith sa firm. Pinakalma at pinilit nila Kurt na magantay na lang muna si Lilith bago ito magdesisyon na mag-resign. Ipagdasal na lang daw muna nila na hindi personalin ni Attorney Meredith lahat ng ginawa ni Lilith at mas tignan pa din lahat ang naitulong ni Lilith sa firm. Sa kabilang banda, natakasan na nga ni Ramir ang asawa niyang si Patricia sa tulong ng kaibigan niya. Nagplano sila na itatakas ng kaibigan niya si Ramir sa oras na magpa-check up na si Ramir sa ospital. Inutusan ni Ramir ang kaibigan niya na i-distract si Patricia. Nang sa ganon ay matakasan nila ito. Sumunod naman ang kaibigan ni Ramir sa plano nito. Nang makarating sila Ramir sa ospital, agad na nilang sinagawa ang plano nila.
na-distract ng kaibigan ni Ramir si Patricia at agad iniwan saglit si Ramir. Dito na nga itinakas si Ramir ng kaibigan niya. Agad-agad silang umalis papunta sa law firm nila Attorney Meredith para masabi na ni Ramir ang totoo kay Attorney Meredith. Maya-maya, biglang dumating si Patricia sa ospital. Nataranta si Patricia nang makitang wala na si Ramir. Nagtanong si Patricia sa nurse kung napansin ba nito kung nasaan nagpunta si Ramir. Hindi naman malaman ng nurse kung saan napunta si Ramir dahil hindi niya daw ito napansin. Agad nagpatulong at nagpa-alarma ang nurse sa mga pulis para malaman kung saan napunta itong si Ramir. Hindi naman mapalagay si Patricia kung saan naman nagpunta ang asawa niya si Ramir. Mas inisip ni Patricia na baka tinakasan siya nito at nagpunta ito kay Attorney Meredith para sabihin kay Attorney Meredith ang buong katotohanan. Samantala, nagmamadali naman si Ira at ang mati niya na si Attorney Meredith dahil may pupuntahan pa silang importante. Sa kakamadali ni Attorney Meredith, nalaglag ang isang bagay mula sa bag niya at nasipa ito ng dumaan. Sinundan ni Attorney Meredith kung saan napunta ang gamit niya. Napunta ito sa harap ng receptionist. Pagpulot ni Attorney Meredith, nagimbal siya sa nakita niya. Nakita ni Attorney Meredith sa harap niya si Ramir. Binigkas ni Ramir ang pangalan ni Attorney Meredith habang akay-akay siya ng kaibigan niya. Sa gulat nitong si Meredith, napabigkas din si Meredith ng Ramir. Sa likod nila Ramir, nagimbal si Ira dahil nakita niya nakaharap na ni Attorney Meredith si Ramir. Kaya agad niya itong nilapitan at pinilit inaaya si Attorney Meredith na umalis na at sa susunod na lang sila mag-usap ni Ramir. Pero hindi nagpapigil si Attorney Meredith. Matagal nang inaantay ni Meredith ang pagkakataon. Malaman kung ano ba talaga ang gustong sabihin sa kanya ni Ramir bago pa ito tuluyang ma-stroke. Kabadong-kabado na si Ira. Dito na nga nalaman ni Meredith na anak niya itong si Lilith. Nanlata si Meredith sa nalaman niya. Matagal na pala niyang nakakasama ang anak niya. Bakit ngayon niya lang nalaman? Halos gumuho naman ang mundo ni Ira dahil alam na ni Meredith ang tinago niyang sikreto na si Lilith ang anak ni Meredith. Hindi alam nitong si Meredith kung paniniwalaan niya ba itong si Ramir. Pero mas lamang sa utak nitong si Meredith na paniwalaan itong si Ramir dahil sinadya pa siya nito dito sa law firm nila. Kaya naniwala agad itong si Meredith. Dito na nga nagimbal at mangiyak-ngiyak itong si Ira. Dahil ngayong alam na ni Meredith ang totoong pagkatao ni Lilith ay malamang ay maiitsapwera na siya. Ano ang magiging reaksyon ni Lilith kapag nalaman na si Meredith ang totoong ina niya? Papayag kaya si Ces na mapunta si Lilith kay Meredith? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Machas. Kung gusto nyo pa na magantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po!